ko sa kanya. Kaya the next day sa office, nagpabongga ako. Di ako papayag diruge. Hindi ako magpapatalo. Wow! Fashion show? Naka-makeup ka yata. Baka ba, no? I woke up like this. Sorry. Hindi. Ano ka ba? Konting lipstick lang naman yan. Siyempre, aanhin ko naman kung hindi ko gagamitin, di ba? Oo nga, sayang. Mm-mm. May point ka doon. Ano ka ba yung sasabihin mo sa akin kanina? Hindi mo natuloy. Ay, kasi tungkol dun sa bag, gusto ko sana mag-explain sa'yo kasi baka magkaroon ng misunderstanding kapag nakita mo yung... Hi, good morning, girls! Hi, sir! Sir! Good morning! Hi, sir! Nakakaloka ang besh ko, dear Uge. Nahawakan lang ni Sir Brandon, kinilig na at nakalimutan ng may aaminin sa akin. Kung kaya niya, kaya ko rin. Ay, grabe ang init ngayon. Diba, sir, kayo ba? Hindi ba kayo mainit ba? Sige, I'll just be in my office, okay? Sige, sir. Bye! Ito na nga yun, dear Uge. Simula na ng kera. Simula na ang Cold War. Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Tungkol ba to sa bag? Ba't mo ba tinatanong? Nakita mo na, di ba? Nandun kay Brandon. Hawak niya yung bag na gawa sa... Ano nga pala yun? Snakeskin? Sa balat ng ahas? Oo nga. Sa balat ng ahas na pinaghirapan natin makuha, tapos ibibigay mo lang sa kung sino-sino lang na lalaki. Ayun yung ngayon sinasabi ko eh. Sinasabi ko na gusto ko magpaliwanag sa'yo dahil magkakaroon ng misunderstanding. Tapos na. Walang misunderstanding na magagawa dahil understand na understand ko. Ayan naman pala eh. Understand na understand mo pala eh. Sus, ang OA mo talaga, bag lang yun. Ano, ready ka naman magtrabaho? Of course. Ready, ready na. Well, I was born ready. Huwag nga i-anoon yung electric fan. Pakipatay na si Sia. Itay mo ko. Sayang kuryente.